100 years of Philippine cinema. Ikaw, Suzette, anong favorite film mo? Not necessarily the films that we're talking about now. I think one of the favorites is the film of my parents, yung Badli sa Kinabuhi. Okay. Of my dad, my biological dad, and my mom. Which is actually the 50th year, this year also. Ngayong year. It's a Visayan film. That's your favorite. And ikaw, paborito mong pelikula of all time na Pilipino, na Pinoy? Kahit na hindi ako kasama. Yes. Nunar sa tubig. Thank you. Kasi kaibigan ko sumulat noon, Jorge Arago. Mm-hmm. Yes. Brilliant writer. Favorite film mo, Edo, as a young director? Ito ba'y Himala po. Sobrang laki ng contribution ng pelikulang iyon. Bilang me as a director and also as a writer. Yung Himala, yung naging guide ko papunta sa mentor ko, which is Sir Ikili. Yung siya yung unang naging mentor ko. Na-meet ko siya. And ang laking contribution ng pelikulang iyon dahil ang daming sinabi ng pelikulang iyon. We just restored it. Yeah. Oh, dapat may archives tayo. Eh. Yes. Parang we're doing, I think ABS-CBN is doing that. Beth, sasabi ko sa'yo, lauro. Beth, ikaw. I can never forget Aguila. Eddie Romero. Yeah. Aguila, oo. Kasi ang daming artista ding malalaki noon. Pati si Fernando po Jr. Yes. Nandoon. Oo. Mm. Tapos nag-umpisa kami ng bata hanggang sa tumanda. Oo. Even Christopher De Leon and Jay Lagan was there, you know. These good guys, big stars, and we were able to get along and we were able to help each other. And it was very difficult for Direk kasi pagka magkakasama kami, naglulukuhan lang na naglulukuhan. Kasi alam namin yung gagawin namin. Kagagalitan kami. Correct. You know, we're very comfortable with each other, knowing that we will be able to deliver pag-action. Why didn't you become a director? I'd probably give a black eye to my stars if I believe you. Oo. Kasi kilala kita, oo. Pero, you know, there was a time I was thinking we were talking about the women directors. Sabi ko sa'yo, Uro, bakit hindi nag-direct? Masyado kung hindi naman siguro perfectionist. Gusto nga maging sundalo, di ba? Correct. Disciplinarian ako eh. Ako, yeah. Pagka kung artista kita, gampanan mo yung dapat mong gampanan pag nandyan ka. Dumating ka ng handa, alam mo yung linya mo, alam mo rin yung linya nung kausap mo. Hindi yung ang imimemoryahin mo lang at alam mo yung linya mo. Kaya naliligaw. Yung mga bago ngayon, pag nalaktawan ng isa, hindi na mahabol. Kami kasi, kunyari may nakalimot na isa, pwedeng ibalik, pwedeng magkita uli, na kahit hindi putulin. Pwede namin gawin. That's generosity, no? Oh, well, you have the presence of mind and you can be generous to a co-actor. Mm. Sarap. Mm-hmm. Gina, ikaw? What? Favorite movie? Yeah. Eh, kanina ko pa iniisip eh. Ang dami. Pero ang naging basihan ko na lang siguro yung ano, yung... It's an unfair question, actually. Actually, oo. It is. Kasi, marami. So, kanina ko pa iniisip, ang basihan ko na lang kung yung nainggit ako. Nainggit ako sa performance ng mga artista. So, I would say, karelasyon. Karelasyon. And the other one is T-Bird at ako. Yeah. Yung eksena ni Gaya at saka ni Vina hindi nag-uusap. Correct. Exactly. Hindi walang ba? Dialogue. Exactly. Parang, what, ilang minuto yon? Kung hindi ako nagkakamali, parang 12, 13 minutes. Na-convey nila yon sa sa audience, hindi ba? So, ang kaingit-ingit dun is, magagawa ko ba yon? Kung ako ba yung gumawa nun? Point of view of an actor, no? Magagawa ko ba yon? Magiging ganun, baka laki din yung impact kung ako yung gumawa ko. Galing. So, I'd like to invite you to subscribe to Cinema One YouTube channel to experience Inside the Cinema's thought-provoking conversations with the brightest stars on screen and the people behind the scenes. Thank you. Laging kasama.